So now we move on to our next topic, which is Poisson's ratio. So to demonstrate what is the meaning of Poisson's ratio, let's have this a three-dimensional figure. So meron ako ditong member or any material kung saan yung length na to, dimension na to, let's just call it length L. Pero since yung length na yan, yung dimension na yan, is directed along the x-axis, I'd rather put some subscript on the length. So I called it L sub x to show na yung length na yun is directed along the x-axis. And say for example, ito yung tinatawag natin na longitudinal axis ng material or ng member, which is yung line na nagkoconnect dun sa mga centroid ng cross-sectional area niya. And say, for example, in-apply natin siya ng axial force, or pwede natin sabihin na instead of force yung sabihin natin, pwede natin sabihin na in-apply natin siya ng axial stress, which is a stress perpendicular to the cross-sectional area and directed along the axis of the member. So, pwede naman natin gamitin interchangeably yung stress and yung force since alam naman natin yung relationship between them. We know that stress is just equal to normal force over cross-sectional area. So, kumbaga, kung alam natin yung force, alam na rin natin yung stress as long as alam natin yung cross-sectional area. So, we can use the two terms interchangeably. Although, again, dapat still we know the difference. Pero sa time na to, sa moment na to, we can use the terms interchangeably. So, say for example, ito yung material. Ito yung axis niya, longitudinal axis. And may na-apply ako sa kanya na axial force or normal stress, axial stress, which is directed along the axis of the member. And patension siya, pointing outward with respect to sa member. And we know from the previous discussions that kapag ang isang member or structure or material, meron siyang sinusupport na load, merong load na naka-apply sa kanya. Say for example, this tension force or tension normal force or normal stress. We know for a fact na merong napoproduce na internal forces inside it, which is again called normal stresses. And alongside with those normal stresses, meron ding napoproduce na tinatawag natin na normal strain, which is a strain directly parallel dun sa in-apply mo na force, kung naalala nyo yung discussion kanina or last time. Pero kung naalala nyo rin yung discussion last time, ang alam lang natin, kung meron kang material and apply mo ng tension force or tension stress, alam natin na ang tendency ang mangyayari sa material ay mag-elongate. Yun yung nakita natin last time, mga previous discussion. Alam natin na mag-elongate siya. Pero, in reality guys, hindi lang talaga basta nag-elongate ang isang material when subjected to stresses. Hindi lang siya basta nag-elongate. May nangyayari din dun sa dimension niya perpendicular dito sa axis natin. And yung tinatawag ang tawag din sa natitirang directions na yon, perpendicular dito sa direction na to, sa x-axis, tawag dito sa z and y-axis actually are lateral axis or lateral direction. So, pag in-apply natin siya ng tension force, we know na mag-elongate siya along the longitudinal axis, yung x-axis. Ito. Yun yung inaral natin nung mga previous discussion. Pero sabi ko nga, in reality, may nangyari din dun sa longitudinal dimension niya, lateral dimension niya. Yung longitudinal dimension niya, we know for a fact na mag-elongate yan, nahaba yan. Yung inaral natin previous meetings. Pero sabi ko nga ngayon, yung lateral dimensions niya, may nangyayari din dyan. May nangyayari din, may corresponding effect sa lateral dimensions when you apply a longitudinal stress sa isang material. Kung gusto nyo ma-imagine yun, kung ano yung effect na yun, imagine isang rubber, goma. Di ba pag hinatak mo yung goma, hahaba siya, pero kung mapapansin mo, yung lateral dimensions niya, ano nangyayari dun sa lateral dimensions niya, dito tsaka dito, di ba parang lumiliit yun, umiikli, kumbaga shortening, which is opposite the effect sa longitudinal dimension niya. Yung longitudinal dimension ng goma, humahaba, elongation, pero yung lateral dimension niya, nagkakaroon ng shortening.
Like this one, kunyari ito, apply na natin to ng ano ng normal stress. So no, or tension stress. Ano mangyayari sa material? Alam natin na mag-elongate siya. Yan, no, nag-elongate siya. Pero in reality, hindi lang siya basta mag-elongate. Ano pang pwedeng mangyari sa kanya? Yung longitudinal dimension niya, pwedeng humaba, mag-elongate at a certain magnitude. Tawagin na lang natin yung hinaba along the longitudinal dimension na pwede nating tawagin niya na deformation or pwede rin natin tawagin na strain na lang. Since katulad nung sa stress tsaka sa force, yung strain tsaka deformation, we can use them interchangeably kasi nga alam naman natin yung relationship between them. We know that strain is just equal to deformation over length. Although yung strain na pinag-uusapan natin dito, yung strain na yan, is yung total strain along this direction, along x-axis. So, since ito lang yung kinuha natin, we know for a fact na yung strain dito, tsaka dun sa kabila, equal lang yan. And yung total nun is yung strain na to. E since ito lang yung kinuha natin, yung kalahati lang. So, dapat, ang actual magnitude niyan is yung total strain divided by 2. So, bakit naging ganyan yung name ng strain? Ang ibig sabihin lang ng strain na yan, this is the strain along the x direction when a stress along the x direction is applied to the material, which is this. Ito yung stress along the x direction. Yun yung ibig sabihin ng subscript natin ng strain. Again, anong ibig sabihin ng subscript? This is the strain along the x, ano, along the x direction, when a stress along the x direction, which is this, is applied to this material. So yung broken line, yan yung original na form kanina ng material. Nung in-apply natin siya ng normal stress along x direction, humaba siya along the x direction. Pero kung titingnan niyo yung along the lateral direction, along the y direction, along the z direction, ano nangyari sa kanya? Ano nangyari sa dimensions? Nagkaroon ng opposite effect. Kung ito humaba, ito ay umikli. So tawagin na lang natin yung pag-ikli niya na strain. Since along y siya, tawagin natin siya na strain y. Pero since strain siya dahil nag-apply ka ng stress along the x-axis, tawagin natin siya na strain yx. And again, yung strain yx na yan, yan yung total strain along the y-direction. So kasama na yung dito sa kabila. Pero since we assume na tigkalahati yan, so dapat ang magnitude nito ay strain yx over 2. And ganun din yung kabilang direction. So, umikli din siya. And again, this is a strain along the z direction when a stress along the x direction is applied. So, dapat ang pangalan niya ay strain zx. And then again, yung strain zx na yan, that is the total strain along the z direction. So, kasama na yung sa kabila dito. So, opposite side. Pero since ito lang yung kinukuha natin, yung pinapakita natin ngayon, dapat yan ay kalahati lang ng total strain along the z direction. So, in reality, ganyan talaga yung nararamdaman ng material kapag in-apply mo siya ng stress, lalo na tension stress. Hahaba siya along the direction parallel to the applied stress, pero with respect dun sa kabila, sa lateral direction, so y and z, magkakaroon siya ng opposite effect, which is kung ito ay humaba, yung sa kabilang direction, sa lateral direction, opposite effect, iikli siya. Iikli siya. Ngayon, nakita nyo na yung mga elongation and shortening na yan. Kung i-divide natin yung lateral strain, kunyari ito, tinatawag natin siya na lateral strain kasi nga, it is a strain along the lateral direction, lateral with respect dito sa x-axis natin, which is coinciding sa longitudinal axis natin dito sa example natin. So, pag dinivide natin yung magnitude ng strain along the z-axis, yung strain zx, pag dinivide natin yan dun sa strain along the longitudinal axis, yung strain xx, yung total na, pag dinivide natin yan with a sign convention na yung shortening ay negative. Usually, ganun naman tayo, di ba? Pag compression, negative, and yung effect ng compression is shortening. So, negative din yung shortening. Kung tension naman, positive, and yung effect ng tension is elongation, positive din yung binibigay natin na sign doon. Since yung strain Zx is shortening, so we assign na negative value to it to indicate na
yung direction niya. Kasi nga, mga ano rin yan, yung mga vectors din yung mga strain na yan eh. Parang stress lang din eh. Mga vectors yan. It has magnitude na yung direction. Strain xx, since elongation siya, positive siya. Ngayon, pag dinivide natin yung magnitudes niyan, or yung mga mismong value ng dalawang yan, yung lateral strain sa longitudinal strain, pag dinivide natin yan, meron tayong makukuha na quotient. And ang tawag din sa quotient na yun is nu. This is a Greek letter, nu. What is that nu? That is what we call Poisson's ratio. So, ano yung ratio na yan? Yung ratio na yan, yung V na yan, yung nu na yan, that is simply the ratio of the lateral strain tsaka ng longitudinal strain. Ayan, no? Strain along the Z direction, which is a lateral direction, and yung strain along the longitudinal direction. So, according to ano, Simeon Denis Poisson, kung paano mo niyan basahin, ano yan eh, French scientist, ito siya, si Simeon. Sabi niya, na nag-aral siya, pinag-aralan niya itong ano na to, effect na to. Sabi niya, yung ratio daw, nitong lateral strain sa longitudinal strain, sa any material loaded hanggang sa proportional limit lang ha, na stress ha. Ibig sabihin, we can assume na yung stress variation versus the strain na na-experience itong material ay linear lang. Kung naalala nyo yung stress-strain diagram, ibig sabihin lang nun, yung, kung i-graph mo yung corresponding stress and strain being experienced by this material, ang mapubuo niya na itsura is line lang. So, yun lang yung load na dinadala niya hanggang dun lang sa proportional limit, hindi lalagpas doon. Sabi ni Poisson, kung ang stress na dinadala nitong material natin ay hanggang proportional limit lang, sabi niya, yung ratio daw ng longitudinal strain, lateral strain, sorry, sa longitudinal strain, yung ratio daw niyan, is a constant value nu, which is yun nga yung tinatawag natin na Poisson's ratio. So, constant value daw yan. As long as yung stress na nararamdaman ng material natin ay hindi lalagpas sa proportional limit. So, common values ng ratio na yan, yung Poisson's ratio, is ranging from, actually, range, ang pinaka-range ng value niyan is from 0 to 0.5, 0 to 1/2. Yun yung maximum value niya, yung 1/2 eh. Although, merong mga material, yung tinatawag na mga engineered material, usually, ang range ng values ng Poisson's ratio niya is from negative 1 to 0. So, nagde-negative siya. Ibig sabihin lang nung nag-negative yung Poisson's ratio, ibig sabihin lang nun, kung ito ay nag-elongate, yung lateral direction niya, mag-elongate din. Which is in reality parang ano eh, parang imposible eh. Kasi kung hinatak mo to, nag-elongate to, dapat yung lateral direction iikli. Di ba? Parang sa goma nga, di ba? Hindi naman nangyari sa goma na hinatak mo tapos lumaki pa yung ano eh, lumaki pa yung lateral dimensions eh. So may mga ganun, yung mga tinatawag na engineered materials, parang mga minodify yan ng material eh, in such a way na kung ito yung mag-elongate yung lateral directions or lateral dimensions, mag-elongate din. So, usually, yung mga value ng Poisson's ratio na ranges from negative 1 to 0. Pero yung pinaka-normal lang naman na material, lang usually naman ang values ng, or range ng values ng Poisson's ratio niya, from 0 to 1/2. Maximum na yung 1/2, yung 0.5. Kung yung material natin ay steel, usually, ang value niyan ng Poisson's ratio niya, 0.25 to 0.33. Kung concrete naman, 0.2. So, yun lang yung simpleng definition ng Poisson's ratio. Ano lang siya, ratio lang siya ng lateral strain. Take note, strain yung pinag-uusapan natin kaysa hindi deformation, strain. So, although ginagamit natin synonymously yung dalawa, we know that may difference sila. So, strain pong pinag-uusapan natin dito. Ang Poisson's ratio ay ratio ng lateral strain over longitudinal strain. And don't forget to put the corresponding sign. Kasi usually, dapat ang maging sign ng Poisson's ratio ay positive. Eh, usually naman, ibig sabihin lang niya nung negative na yan, usually, yung effect along the lateral direction is opposite the effect along the longitudinal direction. That's why lagi tayo may negative. So, since magkaiba yan lagi, para mag-positive sila, kailangan i-multiply mo siya sa negative. Ayan. Parang ito.
Actually, dapat may negative pa to sa labas eh, para maging positive siya. So, this is the ratio of the lateral strain along the Z pa lang to the longitudinal axis. Eh, paano naman yung ratio nung strain along the Y versus this strain along the longitudinal axis? Paano naman yung magiging ratio nun? Actually, yung ratio nun, nung dalawang yun, are actually equal lang. Equal pa rin sa Poisson's ratio. Kasi ang definition lang naman natin ng Poisson's ratio, lateral strain over longitudinal strain. Is this a lateral strain? Yes. Is this a longitudinal strain? Yes. Therefore, that is what you call Poisson's ratio. Eh kung Poisson's ratio siya at Poisson's ratio din to, ibig sabihin lang nun, yung dalawang yan, dalawang ratio na yan, is or are equal. And kung equal yan, itong dalawang quantity na to, ibig sabihin lang nun, eto, cancel, negative cancel. Ibig sabihin lang nun, yung strain yx is just equal to strain zx. So ngayon, medyo tatandaan mo na yan, may ibig sabihin niya. Ibig sabihin lang yan, yung strain along this direction ay equal lang sa strain along the opposite lateral direction. So tatandaan mo na yan. Given na yung stress na nararamdaman ng material mo ay hanggang proportional limit lang ha. Hindi siya dapat lalagpas doon. Yung Poisson's ratio applicable lang yan sa hanggang stress up to proportional limit. Although meron din naman Poisson's ratio sa stress nalagpas sa proportional limit. Pero medyo hindi na constant eh. Hindi na siya constant. Tsaka medyo mahirap na kunin yung value niya. Hindi na as simple as ratio-ratio na ganito. So again, since alam natin yung Hooke's law, which is the stress is directly proportional to strain, and we know na yung stress na nararamdaman nito ay hanggang proportional limit, therefore, yung graph ng stress versus strain niya is straight line lang. Ibig sabihin lang nun, Hooke's law is still applicable to this condition. Kasi straight line pa rin yung graph ng stress versus strain niya. So yung again, applicable yung Hooke's law, yung slope ng straight line na yun is just equal to E pa rin, modulus of elasticity or Young's modulus. Yan yung constant of proportionality nito, Hooke's law na equation, stress is directly proportional to strain. Although, nilagyan na natin ang corresponding tamang subscript kasi yung stress na pinag-uusapan natin ay stress directed along the x-axis. And yung strain na pinag-uusapan natin dyan, which is yung longitudinal strain, is the strain along the x-axis when a stress along the x-axis is applied to it. Kaya strain xx siya. So, tatandaan mo na yan. Ito, this is the relationship of the modulus of rigidity, modulus of elasticity, and Poisson's ratio. So, yung derivation niya, medyo hindi ko napapakita kasi medyo komplikado. So, tanggapin na lang natin na ganyan yung relationship nila, modulus of rigidity, elasticity, and Poisson's ratio. So, pabisaduhin na lang natin yan. Pero, tandaan nyo, itong pinakita ko na to, yung mga pinakita ko na yan, scenario na yan, that is just for uniaxial loading. So, what do we mean by uniaxial loading? Ibig sabihin lang nun, yung load natin ay naglalay lang sa isang axis lang. Itong axis na to, kaya nga uni. Di ba ibig sabihin ng uni, parang isa lang axial, ibig sabihin, along the axis. So, dito lang yan sa case na to, applicable, yung pinagsasabi ko na yan. Ibig sabihin, wala kang stress directed along the y-axis, wala kang stress directed along the z-axis. Ang stress mo lang is directed along the x-axis. Ito. Or in general, yung stress mo na ina-apply or nararamdaman ng material ay along one axis lang, uniaxial nga. So, pag ganun yung case, kapag yung stress is directed along one axis lang, uniaxial siya. These formulas are applicable. Ganyan. Kaso lang, paano yung case kung saan hindi lang along the x-axis yung naka-apply na ano na stress sa material? Paano kung kasabay ng stress na naka-apply sa x-axis, meron ding naka-apply na stress along y-axis? Ano yung magiging corresponding strain along the z-axis, along the y-axis, along the x-axis? Eh, paano pa kung tatlo na? Hindi lang along X, along Y yung stress na naka-apply sa material. Meron pang along Z. Ano na yung magiging total strain na mararamdaman ng material along the Z-axis, Y-axis, and X-axis? Kasi if you can imagine,
kung yung material mo, itong broken line, ah, yung naka-broken line, kung ang in-apply mo naman dyan na stress is directed along the y-axis. So, obviously, haba siya along the y. Pero yung laterally, yung lateral dimensions niya along the x and z-axis, mag-shortening. Eh, kung titignan mo siya dito, yung effect ng stress directed along the x-axis with respect sa x-direction, yung strain niya, is pahaba, pa-longitudinal. Eh, yung effect ng stress directed along y, along the x-axis, shortening. So, paano yun? Ano yung magiging totoong tunay na magiging effect, magiging strain along the x-axis? Hahaba ba talaga siya due to this? Or iikli due to the stress along the y-axis? So, para malaman natin yun, for the case of multi-axial loading, ibig sabihin, hindi na isang axis lang yung may load, may nakala-load na rin dun sa other two axes. So, para malaman nyo kung ano yung magiging total strain na mararamdaman ng material kapag sabay-sabay na may nag-act na stress along X, along Y, tsaka along Z. So, let me just demonstrate kung paano kunin yung formula for finding the strain along the three axes kapag may nag-act na tatlong stresses along the three axes dun sa member. So, ito yung kanina, itong mga to, copyin ko lang siya. Lagay ko lang siya dito ulit. Ayan, copy-paste. Ayan, kinopy-paste ko lang. Tapos, medyo ano lang, ayusin ko lang to. Gawin ko siyang in terms of this. Kumbaga, gamitin natin to, tsaka to. So, mangyayari, yung strain XX, itabi natin sa new, like this. Tapos yung negative, ilipat natin doon. So, magiging negative new strain XX. And obviously, ganun din mangyayari kapag ginamit natin ito tsaka ito. Strain XX, lipat sa kabila, magiging new strain XX. Tapos yung negative, ilipat natin doon sa kabila, magiging negative new strain XX. So, ibig sabihin lang nun, yung strain YX tsaka yung strain ZX is parehas or are parehas dito sa negative new strain XX. And since yung strain XX, we can say na yung strain XX using this equation is equal to stress X over E. Pwede nating palitan to ng stress X over E. So, ano lang yan. May paggagamitan tayo mamaya yan. So, stay put lang natin yan. Pero again, that is just the case kung saan yung stress na in-apply natin sa material ay along the x-axis lang. So, paano yung case kung saan same material, pero instead of along the x-axis yung in-apply natin na stress, let's say for example, along the y-axis yung in-apply natin na stress dito sa material. Anong mangyayari sa mga dimensions niya? Dito, dito, tsaka dito. So, pag in-apply mo yan ng stress along y, obviously, hahaba yan along y-axis. Yan o. Mahaba siya ng magnitude na strain yy along the y-axis. Yung strain yy, total na yan. And again, bakit strain yy na naman? Because this is the strain along the y-axis when a stress along the y-axis is applied. Ibig sabihin, ito yung magiging corresponding strain when you apply a stress along the y-axis. So again, bakit divided by 2? Kasi nga, yung total strain yan is equal lang dito at saka dito. Ito lang naman yung kinukuha natin, so kalahati lang yan. So, alam natin, with respect sa longitude sa y-axis, hahaba siya, yes. Pero alam natin, laterally, dito along the x-axis and the z-axis, opposite yung magiging effect, which is obvious naman dito sa drawing. So, mula dito sa side na to, nung in-apply mo siya ng stress y, yung side na to, napunta na dito. So, umikli siya. Umikli siya ng some certain magnitude. Ganon din to. Ganon din yung kabilang side. Kanina, nandito siya. Nung in-apply mo ng stress along y, napunta na yung side na yun dito. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng strain along this direction, which is yung x-axis. So, again, ang tamang naming dyan sa strain na yan is strain along the x-axis. Ayan, along the x-axis siya. When a stress applied along the y-axis, is applied to the material. And then again, kalahati lang to. Kasi yung other half nandun sa kabila. And ganun din yung mangyari dito along this direction, along the z direction. So again, yung naming strain along the z direction, which is this,
when stress applied along the y direction is experienced by the material. So again, alam natin yung dalawang effect na yan is opposite lagi ng effect along the direction ng applied force or stress. And using same scenario na ginawa natin dito, we know for a fact na applicable din dyan yung Hooke's law. Stress is directly proportional to strain, pero kung lalagyan natin ng corresponding proper proper subscript, yung stress na gagamitin natin is ito, stress y, kasi yun yung in-apply natin. And then yung corresponding strain na magre-result along this same direction, when you apply a stress along the y-axis, obviously ito. So yun yung gagamitin natin dito sa Hooke's law. And then again, parang ganito, alam natin na yung ratio ng mga lateral strain over this longitudinal strain ay constant value nu. So ito siya. So ano na lang, ni-ratio lang natin yung ano. Although again, dapat may negative pa to guys. Hindi ko nalagay yung negative. So may negative pa yan dapat kasi nga ang formula natin for strain ay, for Poisson's ratio ay negative ng lateral strain over longitudinal strain. So para maging positive siya, may negative ka pa dapat sa labas. Kasi usually ang value ng Poisson's ratio positive. Nagiging negative lang yan for those engineered materials. Parang minodify mo siya. And again, just like what we did here, ayusin lang natin siya. Ayusin lang din natin to para ganito yung format niya. Kanyari ito, strain yy lipat sa kabila, tapos yung negative lipat din magiging nu, negative nu strain yy equals sa strain zy. And since alam natin na yung lateral strains ay parehas lang, so ibig sabihin ito ay equal lang sa kabilang lateral strain, yung strain xy. Pero again, this is just the case kung saan yung in-apply mo na yun ang actual load ay instead of along x-axis, along y-axis naman. Yan yung magiging corresponding effects niya. Paano naman kung sa kabilang direction, kung along the z-axis yung in-apply natin na load or stress, ano yung mangyayari sa mga dimensions niya? Kanyari, in-apply natin siya ng stress along z-direction. Ano mangyayari sa dimensions? Obviously, along the z-direction, hahaba siya. But then again, yung lateral dimensions niya, iikli. So, tawagin na lang natin yung magiging corresponding strain along the z-axis. Ano kayang pwedeng itawag doon kung sa strain along the z-axis when you apply a stress along the z-axis? So, that is obviously strain z kasi directed siya along the z-axis. Pero, due siya sa stress directed along the z-axis. So, dapat ang tawag sa kanya ay strain zz rin. Strain zz. So, kalahati lang kasi nandito yung kalahati. And elongation yan, and yung effect laterally is opposite, so shortening. Ito, ang tawag dito dapat ay strain along the y-axis when a stress along the z-axis is applied to it. So, dapat ang tawag sa kanya ay strain yz. Kalahati lang kasi nandito yung kalahati, yung other half. And then, ano pa, yung last yung dimension na to, shortening yan obviously. And ang tawag natin dyan ay strain along x-axis when a stress along the z-axis is applied. So, strain xz. Yeah. And again, just like what we did here, applicable ang Hooke's law dito, stress is directly proportional to strain. And since yung stress natin ay directly along the z-axis, yung strain na gagamitin natin ay yung ka-parallel din niya. Parallel dun sa applied stress or force, which is yung strain zz. And again, due to Poisson's ratio, sabi, yung ratio ng lateral strain sa longitudinal strain ay constant lang. Ayan, katulad lang nung ginawa natin dito. Ayan. And ayusin lang natin ulit, parang yun dito, lipat yung strain z sa kanan, magiging new strain zz, pati yung negative lipat din, so magiging negative new strain zz, that is just equal to strain yz. And we know na yung strain yz tsaka yung strain xz ay equal lang. Kasi nga, we already found out na yung mga lateral strain ay equal lang. Pero then again, itong mga pinagsusulat ko dito, this is just a situation kung saan ang in-apply mo na stress ay uniaxial pa rin pero along the z-axis. So, ganun yung mangyayari sa material individually kapag may in-apply ka na stress along the x, along the y, and along the z. Individual yan. Individual effect yan.
E paano, imagine niyo kung yung same material, ito yung naka-broken line, same material, in-apply na natin ng stress along Y, in-apply pa natin ng stress along X, in-apply pa natin ng stress along Z. Ano yung magiging total or final strain along the X, along the Y, and along the Z? Actually, yung ano na yun, yung total strain na yun, along the three directions, are just equal to the vector summation ng mga corresponding strains na mapoproduce when these three stresses are acting separately. So, kunyari, for example, ano yung total strain along the x-axis ito? Yung total strain along the x-axis is just equal to the strain along the x-axis when a stress along the x-axis is applied to the material, vector sum ng strain along the x-axis, which is this, when a stress along the y-axis is applied to the material, at sum din ng strain along the x-axis when a stress along the z-axis is applied to the material, which is ito, strain xz. So, vector add mo lang yan, yung magiging sum nila, that will be the total strain na mapoproduce dun sa material kapag sabay-sabay na nag-aaktong tatlong stresses na yan dun sa material. So, vector add siya. Ibig sabihin lang nun, kailangan mo i-include yung sign. So, ano ba yung mga values na itong strain xx? Ano ba yung strain xx? Mula dito, sa ano natin, sa equation na to, we know na yung strain xx is equal sa bx over en. May negative mu. May negative mu. So, cancel yon. Therefore, strain xx is equal to stress x over e. So, yun yun. So, palitan natin to ng v strain x over e, which is this. Strain xy, ito siya. We know that strain xy is equal to this. Negative v stress y over e. So, substitute lang natin doon ulit. And lastly, yung strain xz, which is this, is just equal to this. Kasi may equal sila. So, ibig sabihin lahat yan, or equal yan. So, yung strain xz is just equal to this. Negative v over strain z over e. So, substitute lang natin. So, actually, yan ang formula for the strain along the x-axis for multi-axial loading. Ibig sabihin lang ng multi-axial loading, yung stress along the x, y, and z, hindi mga equal to 0. Ibig sabihin, merong mga values sila, merong mga stress na nag-act along the x, along the y, along z. Although, hindi naman requirement lagi na dapat tatlo-tatlo sila nag-act. Pwedeng yung isa sa kanila wala. Kunyari, may stress x, may stress y, pero walang stress z. Walang stress directed along the z-axis. So, ano yung magiging formula nun for finding the stress strain along the x-axis kung walang stress along the z? So, edi, ang mangyari lang dun, kung walang stress along the z, so yung stress to z mo dito, magiging 0 lang, or in other words, mawala lang tong term na to. So, magiging formula mo na nun, if ang stress lang nag-act sa material mo along the x, along the y, is still ito lang. Stress x over e minus new stress y over e. Mawala lang to kasi nga, stress z mo, 0. Substitute mo dyan yung 0, mawala lang siya. And ganun din sa other directions. Ganun lang yung gagawin niya. Kung may absent na isang stress. Pero syempre, kung present sila lahat, edi lahat to may value. So that is the formula for strain along the x pa lang for multi-axial loading. So actually dito pa lang sa unang formula pa lang, you know na agad kung ano yung pattern sa paggawa ng formula. So ano yung pattern? Tingnan natin ah. Strain x. Pag strain x, ang kinukuha natin ay mga strain along the x-axis. Yun lang lagi. Or kung dito na natin didiretso yung formula, kung x to, yung unang term ay positive, tapos x to, yung subscript. Tapos yung dalawang other term, negative, pero yung subscript niya ay yung axis na nabukod dito. Kunyari, kung x-axis na to. So, yung dalawang subscript dyan, syempre, yung other two directions na, yung other two axis na, yung y tsaka z.
Parang ganun. So, kunyari dito sa ano, sa kabila, strain y. Paano yung magiging formula niya dapat? Dapat naka y siya, so dapat yung unang term naka sub y. Let's just like this one. Naka x, so yung unang term naka sub x. Tapos yung pangalawa, pangatlo, naka subscript, which are equal dun sa other two directions bukod sa y, which are x and z. So ganun lang yung pattern. Dito, naka x to, so yung other two is yung other two direction or other two the axis which are y and z. So ganun lang naman yung pattern. Kitang-kita niyo naman na yung pattern. Actually, kahit isa lang yung kabisaduhin niyo dito, madederive niyo yung tatlong formula na yan to find the strain along the x, along the y, and along the z. So kayang-kaya niyo i-derive yan, yung mahabang formula na yan. For finding the corresponding strains along the x, y, and z directions. Kapag sabay-sabay may nag-act na stress along x, along y, and along z. So that is Poisson's ratio. Although commonly naman, ang na-experience lang naman natin sa civil engineering, usually uniaxial loading lang naman eh. Actually, yung uniaxial loading, pwede nyo rin siyang makuha dito eh. Yung formula kanina na sa uniaxial loading, ano yung ulit yung formula dun sa ano, uniaxial loading? Diba sabi dun sa uniaxial strain, xx is just equal to stress xx or stress x over e. So strain x lang siya, strain xx lang siya kasi nga yun yung longitudinal strain na mararamdaman ng material kung isa lang yung nag-act na stress sa kanya. So obviously yung formula na yun kanina, yung stress strain xx equal to stress x over e, madederive mo rin using this formula. Ano nang mangyayari? Isi-zero mo lang yung other two stresses. So babalik ka na agad dito sa formula kanina sa pagkuha ng or sa relationship ng strain and stress. Pwede mong makuha yun dito sa formula na to. So ibig sabihin lang nun, all you have to memorize is this formula. So pag nakuha mo na yan, na-memorize mo na yan, yung other two formulas na to, kayang-kaya mo nang i-derive. Palit-palit na lang ng subscript yan eh. So that is a technique para hindi mo nakabisaduhin lahat to.